Ito po ang aking buhay. Sila po ang dahilan kung bakit po ako gumigising araw-araw. At sila po ang dahilan kung bakit po nagpapakasipag ako para magbigyan sila ng magandang buhay. At sila din po ang dahilan kung bakit nakatayin po ako sa inyong harapan ngayon. And this is my story. Ako po yan. So, 1994 po, nung dumarami po ako bilang pagsasagdodoktor sa UP College of Medicine. Tama po, UP. Tulad po ni Sir Jan, University of Perpetual. Bilang niya lang po kami. At doon ko po nakilala ang aking forever, si Dr. 1998 po, naging municipal health officer po ako sa Kagayan, Antique. Sa lugar po nila ng Tutoray, Island Municipality po siya na sa paganda ng Mindoro at ng Panay Island. 12 years po ako, nagsaservisyo siya, wala po akong alam ang gawin, kundi magdamon. Mas makikita niya po dyan. Kaya hindi ko po akalain na makakasali po ako sa any global networking business. Kasi po kami mga doktor, hindi naman po kami basta maniniwala sa mga ganyan. Una-una po, hindi naman po tinuro sa medical school yan. Pangalawa po, pag nag-offeran kami, nasabihin ko sa iyo. Eh, sino pa ang authority sa iyo? Di ba kami, ang mga dito? Kaya nga po mayayabang kami. Sila lang lang. Mayayabang sila, hindi naman lahat. Kasi sa taas ang sinagaralan. Kaya po, pag nag-offeran kami tungkol sa iyo, hindi po kami masasasa sa iyo wala. Pag sinabihin niyo naman po, ako nang nakiyan kita dito, sorry, marami ang pera. At sasabihin niyo naman na free travel dito. Kaya ko yung bumiyahin at naman bayad. Kaya pero, kung before 2009 na i-introduce sa akin yung global sigurado ko, hindi ko ito papansin. Kasi po kung kontakta nito ang buhay na niyo naman. Kaya lang po, may mga dahilan ng Diyos, may mga pangyayari na hindi natin naiintindihan. Kaya doon po nangyari na bumukas ang isip ko sa tinatawag kong divine intervention. Kasi po, 2009, nagsimula po mawala lahat kung ano ang meron ako. Lahat bago at nagkanta utang-utang po po kami, umabot po sa kulang ng 5 milyon ang utang na natin. So, sinasabi ko nga, posibleng parami ko ng Diyos para sabihin sa akin na hinahanda ko lang kayo sa mas magandang buhay. At hinahanda ko kayo sa mas malaking misyon na gagawin niyo sa buhay ko. So pagdating 2009 po, tagirang lang po kami, umapit lang po kami sa Diyos. Lagi ko po lang nang naisip ang Jeremiah 29. Ang sabi po noon, "For I have plans to prosper you, declares the Lord. Plans to prosper you and to give you hope and prosperity." Parang ganun po, hindi ko masyadong memorize. Pero ganun po ang tema noon. So, come to me, and I will listen to you. Yun po, pinahawakan ko po yun. Susunod 2029 hanggang 2015, kung saan po, na-introduce sa saan ng global. So, sinagot po ni Lord ang aming kasal sa pamamagitan ng global. So, meron po kami kaibigan na nagbigay sa aming tatlong global packages. 7,980 po yung that time. Tigil yung naman sa 24-7 ang laman ko noon. Hindi naman po kami makatanggi kasi siya po yung pari na isa sa amin. Sabi ko sa amin, malaki may tutulong ito sa inyo at malaki may tutulong ito sa mga pasyente mo. Bayaran nila lang yun. Pag-alas niya, nag-ibig balikan kami ni doktora kasi ayaw na yun ang negosyo eh. Galing naman sa same business. Pero after 5 days po, bago lahat kasi namatay ko yung pari na yun. Kaya no choice kasi ni doktora, hindi yung pag-aralan. Yung si 24-7, yung ano ba ito? Hindi naman naman basta yung kinaseta, kasi wala na ito nagkakaman ang doktor dito. Hindi po kami ng UPP, walang product, walang doktor sa kitaan. So, talagang wala kami idea about si 24-7. So, more than a year po na ito pinag-aralan, almost a year po pinag-aralan namin, at nanulula po kami sa nakikita namin ng diligence na kung ano ang pwede binigay niya si CFP sa katawan natin. So, kung naman po namin ito,
Iwan mo muna. Lukuman ko muna. Ako po, isa po akong TV store former. 2000, year 2000, na-license na po ako. Ang dami ko na po, ininom ng mga gamot, ng mga sisteti. Pero hindi naman po kumpati ko sa katawan ko, kaya hindi ko po nakiihigit muna doon ako. Sa pagkakita ng year 2000, na-license ko ako. So sabi ko, that time, 2015, meron po akong TV store, left and right. So, 1.8 cm, 1.7 cm. Imposible na po lumabas yan. Kailangan po yung pictures and red. So, noon magpaman po ang kayaan ko. Kaya, nag-link po ako ng C84 at Vita Juice. So, after 2 months, po ng pag-inito ng Vita Juice at C84, lumabas po sa higi yung aking business code. Pero hindi po yun yun. Wag po kayo sa ito. Hindi po yan. Nakinig kayo. The next day, nagpapagpasama po ako para makita kung may suga o may gasgas yung dinaanan ng batog. Nagulat yung kaibigan ko, Dr. Sasso niya, Dok, wala na yung batog dito, pero walang panis yung dinaanan. So, ibig sabihin, walang suga, walang gasgas. So, sabi niya, kami nang ninom mo. Pero hindi pa rin ako naniwala kasi sinanima po ako that time. Sabi ko, tsaka pala. Bakit hindi naman ganun sa kanan? So, uminom ulit ako ng C24 tsaka Vita Juice. After 2 months, ito na po yun. Yan, pwede na po palakpahan. Yan na po yun. So, ginawa ko po, ginawa ko sa bawal. Inugasan ko po, nilagay ko po sa nilagyan. At hanggang ngayon po, sana nandito. Ito po, awa-awa ko pa po. So, ito po pinapakita ko sa mga pasyente ko ng mga fitness stones. So, mamaya, pwede nyo po tingnan. Huwag nyo lang yung titigin. Okay po? Actually, sila ko nga, siguro kaya nalilili yung shooting ng data kasi hinahanap ko daw yung buwano. Hindi na nila na sa akin. Ang mayroon ko ng June. Okay. Ako din naman yung doktora, Gigi. Gallbladder stones, multiple gallbladder stones. Sabi ng doktor, inumin mo ito after 2 months. Bumalik ka, pagiging naglulaw, ooperahan namin. Sabi namin, yung iniinom mo ng gamot, sa practice namin hindi naman naglulaw yan. So, tagdagan mo ng C24 at with the district. So, after 2 months, bumalik siya sa doktor, address mo. Bagi sa doktor, kasi wala siya ooperahan. Natulaw ko lahat. First time po, ang tagal ko ng doktor, first experience po naman ang ganyan. Matunaw po ang gallbladder stones. So, sumunod naman po yung